Hi guys! So, good evening po. Evening na. Evening na talaga. Inabot na ako ng gabi. So, ito lang yung intro natin sa vlog na to. Kasi kanina, nagmamadali po ako kanina para mag-intro dun sa video. At mga 9 na yun eh. Paalis na rin kami. So, today po ay aking kaarawan. And sinelebrate namin siya kanina sa fine dining doon sa my steam train. At bago po ako magbigay ng mahabang kwento, kukwento ko sa inyo kung ano nangyari kanina. Medyo ano lang naman, stressful yung araw na to, but at the same time, masaya naman. Masaya naman po yung nangyari, pero nakaka-stress lang. So, a bit of a background. Nagpunta po kami sa Grossmont. Malapit po ito sa Whitby. So, yung place po na to, nasa northeast siya ng England. Malayo po siya sa bahay. And the reason why nagpunta kami doon is yun na nga, birthday gift yun sa akin ni Steve kasi alam niya na favorite ko yung steam train at saka sinabi ko sa kanya na gusto kong ano, mas experience yung kumain, mag-fine dining sa steam train kasi parang nakaka ano ba? Parang kasi gusto ko kasi yung steam train dahil sa Harry Potter tapos medyo hoily pala ako no. Tsaka gusto ko rin yung experience na ganun kasi para siyang alam niyo yung mga sinaunang I don't know, parang Victorian ata, parang ganun. Tama ba? Basta mahilig ako sa mga ganyan, yung mga princess, yung mga Victorian era, mga ganyan. Ang hirap explain pero ganun, yung mga ganun damit. Gusto ko yun. Yung mga prince, mga king and queen, ganyan dati. So, parang, ano, gusto ko lang ma-experience yung ganun. At, yung fine dining po na to, may kamahalan po siya. So, £85 per person. Full course meal naman siya. Tsaka yun na nga, nasa steam train po tayo. Kaya, yun yung aking birthday gift galing kay Steve. So, kaya po kami nagpunta doon. Anyway, marami na akong satsat. Ipapakita ko po muna sa inyo yung clips nung experience namin sa steam train. Wala na pong, nagmamaday na po kami, so wala nang intro na yung papasok kami ng steam train. Tsaka yung pagdating nung train. Hindi ko na nga na-videohan yung ano eh, yung labas nung train bago kami pumasok kasi late po kami. Anyway, so papakita ko na sa inyo yung clip. So nandito na po kami ngayon sa loob ng steam train and as you can see meron na kaming starter. Nandito po kami sa Grossmont Station. Yun po yung start ng aming travel. And then, sinerve na rin yung aming starter, which is yung soup. So, yan na. Umaandar na po yung sasakyan. Yung train, I mean. Tapos, yan, picture muna tayo. At, as you can see, yan po yung view. At hindi masyadong makita kasi nga po, nag-i-steam yung loob ng train. At, ayan, habang kami kumakain ng starter, at yan na po yung view. Nandito na po tayo sa Ghostland. O, diba? Hindi ko rin masyadong mabasa, pero ayan na nga po. Malamig po sa labas, so naka-on po yung heater. Kaya nag-i-steam din siya sa loob ng steam train po, diba? So, ito na po, sinaserve na po yung aming main course after nung starter, which is soup, tsaka yung bread. Ito po yung tinatawag na pigs in a blanket. So, meron po kaming, ano, para siyang Sunday roast. So, meron po siyang pudding and, I'm sorry, stuffing pala yun. Tsaka turkey. And then, meron kaming roasted potatoes.
So, gravy as well. So, yan po yung main course namin. And humingi ako ng cranberry sauce as well. And umorder na rin kami ng drinks na orange juice. And then, yung drinks nga pala, hindi siya included. So, nandun na kami sa Labisham. Ito na yung next station. Pero, hindi po kami nag-i-stop sa mga station. So, wala na tayong magawa. Kaya gawa lang tayo ng hearts dito sa window. Dahil lagi na lang talaga ako nagpupunas ng window. Yan, picture muna tayo ulit. Oh, punas na naman. Kasi nakita ko meron sheep. Yan, so sabi ko pipicture ako ako pala, sorry. Pero yun nga, hindi nyo masyadong makita, so hindi nyo ma-appreciate dahil nga nag-i-steam ang windows. Kaya yan, punas tayo ng punas. Lagi na lang nagpupunas. So I think mas magandang pumunta dito or gawin tong experience na to pagka summer para hindi ka naman laging nagwo-wipe ng windows. Ito naman po is station. Ito mga trains na to, ang gaganda. Mga lumang trains na rin. Tapos naka-park lang sila diyan. I'm not sure kung kailan sila gagamitin or gumagana ba sila, pero I think gumagana naman. Medyo ano nga lang siya, no? Yung hindi na siya modern. Pero maganda. Maganda yung mga trains na hindi modern. Oh. As you can see, ginagawa na lang for experience na lang yung mga train na katulad na to. At saka ang mamahal. Ang mamahal po ng mga cost ng experience na to. And then, this is our last stop bago kami bumalik. So, nandito na po kami sa Pickering Station. Medyo mahaba-haba din po yung tinravel namin. Hindi ko alam kung ilan yung total ng stops or train stations, I mean. Kasi wala nga kaming stops. So, ito na yung last na station bago kami bumalik. And as you can see, meron tayo mga Santas and Christmas decorations dito sa ano din, sa station. So tapos na kaming kumain ng mains and then we decided to go out. Pwede kang mag-CR dyan sa station. Meron ding mga bilihan ng mga souvenir. Ayan, dito muna kami sa labas. Stretch, tsaka picture. Ayan na nga. So, marami tayong pictures dyan. And then, ito nakikita niyong usok na yan. Actually, guys, yan na yung front ng train. So, nililipat nila dun sa kabilang side. Diba? Kasi ito na nga yung last station. So, makikita nyo dito, ito yung front ng train. So, nandyan yung smoke deflectors na tinatawag, o blinkers na tinatawag nila dito sa UK. And then, from here, dito sa side na to, nilipat nila doon sa kabilang side kasi doon naman magiging front ng train afterwards kasi babalik na kami doon sa naunang station, which is Grossmont Station. So, sayang, hindi ko lang na-videohan yung paggawa nila, yung pag-detouch nila doon sa front ng train. Tapos, nilipat na doon sa kabilang side. So, binigyan na po kami ngayon ng dessert. Yung kay Steve ay cheese and crackers. Yung sa akin naman, cheesecake. Diba? Yummy. At ngayon pa lang po kami aalis ng Pickering Station. At medyo naubos na namin yung aming dessert bago kami umalis. And then, now meron na kaming coffee, hot coffee. And so ngayon naman po nagpa-practice tayong maging influencer. Pero mukhang failed yung pang-real sana o kaya yung pang-Instagram. Pero as you can see, trying hard tayo dyan. And kunwari, stolen. Pero tumitingin pa rin pala sa camera. Tapos pa inom-inom ng kape, ganyan, patingin-tingin sa labas. Pero kahit wala namang makita. Kaya... ayan, ang hirap maging trying hard. Sabi ko kay Steve, videohan mo ako. Pero ang ginawa niya, pinicturan pala niya ako. Yung video naging picture. O, diba? Ang purpose ko talaga ng is video eh. Anyway, kaya balik tayo sa sariling sikap. Nandun lang sa table. At ayan,
dapat pala nag-aral ako kung paano maging proper in yung proper etiquette pala, sorry guys, proper etiquette sa pagkain sa fine dining. So yan, puro lang tayo voice over kasi nga hindi naman tayo nasasalita dyan sa loob ng steam train at tayo kain lang ng kain. And eto na nga guys, kahit anong punas natin, magiging misty na naman talaga ang windows. And finally, tapos na yung experience, yung dining experience. I think it's about 2 hours. And nag-stop over naman kami sa Pickering para mag-charge. And habang nag-charge yung sasakyan namin, eto na, naglalakad-lakad lang kami dito sa kanilang town. At ang ganda ng mga Christmas lights. And guys, nakauwi na kami sa wakas after 48 years. The joke lang. Naghanda sa akin si Ate Marisa and then meron din siyang pa-surprise na gift. At yung iba dito, gift din ng mga friends ko. Because she calls me Judes. Happy birthday. Hope you had a lovely day. Best wishes. God bless. Love, Irena, Andy, and Allison, and cats. She got 2 cats. And then this is from Andra. Wonder if they came in. Christmas wishes. This is Christmas card. To Alex, Judith, and Steve. Merry Christmas and Happy New Year. Love, Andra, Sophia, and Pompilou. I think that's the name of her husband. She gave her the Christmas card. So this one, I think this is from... I know this one. I think this is from Ate Marisa. Happy birthday. Oh yeah. To Judith, happy birthday. I wish you all the best with love on your birthday. Thanks for everything. Love, Marisa. P.S. Pasensya ka na ha. Yan lang nakayanan ko. What is it? Well, she's just apologizing because this is how this is what she only can afford. That's what she meant. I don't know what this is. Ow. Oh, it's a skirt. This, because it's the same. So, this is a nice skirt. It just doesn't fit me. Maybe it would fit me, but it's gonna be high up, like up here. Well, yeah. In the new year, we can do some kickboxing if you want. Kickboxing? Yeah, get the pants out, you can do some kickboxing with me. I need to do sit-ups. With special wishes on your birthday. I really need to go on a diet, babe. Yeah, we both do. Let's do it together. Okay, keep boxing, mm-hmm. Yes. Judith, dearest, hope your day is wonderful. Malipayong adlaw nga natawhan. Love lots, John, Joey, and Teddy. It's a Bisaya. What does that mean? It's Bisaya for happy birthday. So I guess this is from Ate Joy. Plus that one, the panettone. What is this? Oh, it's a pan? It's a pan? Culinary creations, baked brie, skillet kit, cast iron skillet, and cranberry almond blend. And then I found out meron palang nagpadala sa akin from Amazon. Noong una, hindi ko alam kung kanino to galing kasi nahanap ko kung merong message pero walang kasamang message. And then eventually I found out na galing pala to kay Floyd, yung aking friend. And then sabi ko, I'm sorry, hindi ko alam kasi wala talagang message. Pero buti na lang sinabi din niya na nagpadala siya sa akin ng gift. So thank you, friend. So yun na nga guys. At ngayon, ikukwento ko na sa inyo kung ano yung mga nakaka-stress. So, bago po kami nagpunta doon, so nakaplano na nga na 9 o'clock kami aalis, pero 9:20 na kami nakaalis. And then,
Dahil, eto na nga po, ang nakaka-stress is because yung kotse namin is electric. Siguro sa Pilipinas, di pa masyadong uso yung electric, no? So, dahil konti lang yung mga charging points dito, especially doon sa pinuntahan namin, kasi medyo ano na siya, guys, mga parang countryside na siya. So, lalong limited lang yung mga charging points, no? Kung yung actually dinaanan namin, guys, parang ano na yun, mga fields na. Mga 30 minutes kaming nagda-drive na wala ka talagang makita kundi mga palayan, parang ganun. Field lang talaga, walang mga bahay, ganyan. 30 minutes papunta dun sa village kung saan yung destination namin is yung Grossmont Station. And then, so, dahil nga kami ay electric vehicle at konti lang yung range nung sasakyan namin, so, kailangan namin mag-charge. So, dito na pumapasok yung pagka-stress namin. The way namin siyang pinlano. Unang-una, kaya hindi kami maayos ang pagplano dahil hindi ko ina-expect na malayo siya. Okay, so kasalanan ko yun. Well, hindi ako yung nag-book. Pero hindi ko masyadong tiningnan kasi yung postcode. So, nung nalaman ko na York, Yorkshire, ang naisip ko sa York. So, which is 1.5 drive lang siya dito. So, sabi ko, okay, pwede naman. Kasi kasha naman yung, basta ma-full charge namin sa sakyan. Balikan, okay na yun. Ganon. Pero, the other day, chinek ko na yung postcode para alam ko na kung paano pumunta doon. Doon ko nalaman na more than 2 hours pala. At, okay naman sana kasi po, ang sasakyan po namin, okay, so, a bit of a background, no, sa mga hindi nakakalam ng mga electric charging. Yung may range po yung sasakyan namin na hindi tayo kilometers, ha, miles po. 175 pag winter kasi mas konti na lang. Pag summer, 195 miles. So, winter po siya. So, 175 miles ang parang maximum range niya. Papunta po doon, 117 miles. So, magkakaroon po tayong ano, no, math. So, 117 miles papunta doon. Ngayon, pabalik. So, hindi na po pwedeng pabalik, no? Konti na lang yung matitira na battery. Ilang miles na lang yon. So, kailangan namin mag-charge in one point para makauwi kami. Yun nga lang, hindi po dun sa destination namin. Kasi, ano, sabi ko nga, ano na siya, countryside. So, wala siyang charging station, kundi doon sa Whitby. So, kumbaga, ito po yung Manchester, ito yung Grossmont, ito yung Whitby. So, kung doon kami sa Whitby, kasi malapit na lang naman yun, palayo siya. So, sabi ko, mag-charge tayo in between, like Manchester to York, York to Grossmont. So, yung in-between, yung middle ng Manchester, tsaka yung destination namin, doon yung napili kong mag-charge. At dahil doon kami pumunta sa middle, nagkaroon kami ng konting reroute, no? So, yung imbis na diretso kami doon sa may destination, dahil pumunta muna kami sa York, doon sa middle, natagalan kami. Eto pa, pagdating namin dun sa York, para mag-charge, hindi po pala kami nakapag-charge. Ano po yun, eh, kasalanan ko. Kasi noong pumunta kami, yung unang destination namin kung saan kami dapat mag-charge, hindi kami nakapag-charge kasi meron ng sasakyan doon nakapark. So, hindi kami makapag-park. So, lumipat kami. Paglipat namin, syempre wala na masyadong time kasi nga nag-traffic. So, iniisip ko, baka malate kami sa train. Hindi kami pa pwedeng malate kasi pag na-late kami, goodbye. Hindi na kami, ano, hindi kami intay, hindi kami re-refund kasi kasalanan namin yon. So, medyo nakaka-stress kasi kailangan mong mag-stop over ng, para mag-charge. Tapos meron ka pang iniisip na steam train at 1 o'clock.
So, nangyari po, nag-charge kami for about, let's say, mga 15-20 minutes. Kung nag-charge yun, okay sana. Kasi ang plano ko is, mag-charge kami sa York. So, Manchester, York, charge, and then Grossmont. Grossmont to York, charge, and then Manchester. Pero hindi nga po nag-charge kasi hindi ko alam. O okay naman yung card na in-accept, pero hindi ko na-check kung nag-charge ba o hindi. Okay. Nag-CR kami. Pagbalik namin, umalis na kami. Doon na na-realize namin na hindi pala siya nag-charge. Sinabi sa akin ni Steve, oy, parang same lang na hindi mo nag-charge. Sabi ko, ay, oo nga, hindi nga siya nag-charge. Anyway, so, parang nag-aksaya kami ng time doon, tsaka nagdagdag pa ng miles yung pagpunta namin doon kasi nga hindi nag-straight, nagre-route kami. So, doon, pwedeng namin doon sa may destination namin, yun yung iniisip ko, paano kami pabalik. So, na-stress kami doon. Hindi ko masyadong na-enjoy at first. Kasi nga, yun ang iniisip ko eh. Yung paano kami uuwi. And then, medyo nagkaroon pa kaming argument dahil doon. Pero, during the experience, okay naman. Na-enjoy naman din namin at least, no? Yun, so pagbalik, ayun na. medyo nakaka-stress kasi hindi na kami dun sa York. Kasi hindi na namin kayang pumunta ng York. Konti na lang yung miles namin. So, sa Pickering na kami. Medyo 30 minutes away from Grossmont. Yun na yung next station na pinakamalapit na may charging. Yun nga lang, nakaka-stress ulit kasi hindi fast charging yung nahanap namin. Imbis na less than an hour, naging less than 5 hours. Imaginin mo, no, ang lamig-lamig tapos ilang oras pa bago ma-full charge. Buti na lang, nahanap ni Steve yung isang charging station na mabilis. So, lumipat kami at nakapag-charge kami doon. So, habang nag-charge siya, lakad-lakad kami, malamig, ganun. Tapos, wala kami ibang mapuntahan kasi pag mga small villages po dito, sobrang aga nilang mag-close. And that was around, magsisix na, 5:30. Sarado na, wala, pati Costa, sarado na. Yun lang yung nakita namin coffee shop doon. Na, ayun, pasarado na. Ang open na lang doon, yung pub. So, nung punta namin doon, buti na lang, parang mga less than an hour, yun, nakapag-charge din kami. Up to 80%+. Ayun, nakauwi din kami, guys. Pero, grabe, natakot ako dun sa thunder. Tsaka, after nung thunder, nag-hail. Tapos, parang zero visibility na siya. Nasa motorway kami, medyo nakakatakot din habang nagda-drive ka, no? Ay, ako pala yung nag-drive papunta. Si Steve naman yung nag-drive pa uwi. Pero yun nga, medyo nakakatakot siya kasi open, tas may thunder, tapos yun nga yung hail, sobrang, sabi nga ni Steve, first time daw yun na-experience na ganong kalakas yung hail. Parang zero visibility na nga kasi, ang daming buhos ng ulan. Yung hail, talagang, ang kakapal. Anyway, guys, so, thank God, nakauwi din kami. ang gusto ko lang naman makapaglaro kay Alex afterwards kasi nga nung umalis kami hindi pa siya nagising eh. Late na siya nagising. Tapos nung pag-uwi namin, ayun, patulog na. Buti na lang naabutan pa namin bago siya matulog. At ayun, nakapag-kiss pa kami sa kanya. At ayun na nga guys, yun lang yung nakaka-stress sa sa electric charging. Kaya medyo nagkaroon kaming argument kasi ayaw ni Steve ng electric charging. Sabi niya, kung di sana electric yung sasakyan natin, di maaga sana tayo nakauwi. Kaya pagka ganyan, yung mga malalayong destination dapat talaga talagang pinaplano. Kasi kung hindi mo paplanuhin,
Ang daming problema. Tsaka hindi kasi ako, guys, talagang nag-charge outside. Once ko pa lang yung na-try nung sa Birmingham kasi wala din akong choice dahil malayo yun. So, kailangan talaga mag-charge kami sa services. Pero, at least yun, may motorway. Eh, yung pinuntahan namin, countryside. Tsaka, kung alam ko lang din na malayo, baka hindi kami tutuloy. Pero dahil nga parehas kami, hindi namin masyadong chinek. Pero, anyway, we had fun. And we were safe. We're safe at home. Anyway, guys, pag-uwi ko, ayun, nagpansit si Ate Marisa. Tsaka, nagpa-ano siya, meron siyang chicken. Kaya, yun ang kinain namin after. And then, meron ako mga gifts. Kaya, thank you so much sa mga gifts, sa mga nagbigay, and mga, pati sa cards. Meron akong birthday cards. At, yun, all in all, yun nga, pasensya na guys, ang haba-haba ng story ko. Pero, I had fun. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you later. Thanks, bye!